Eh, after sa akin, no? Ikaw before. Oh. So, nag-iba ba sa oras dahil pinulit siya? Hindi, sabi mo, 19 minutes before the hour of 11. Ako sabi ko, 42 minutes after 10. Oh. Sige. Iniba ko lang. Iniba ko lang. Ito naman. Oh. Maligayang body po sila ng mga nakasubaybay sa atin na kumakain ng dinner ngayon. Hello po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Sana okay naman ang inyong dinner ngayon. Oo. Payapa at higit sa lahat. Ano man ang ulam magiging masarap pag tawag nito, na-appreciate mo na. Buti ka pa kumakain pa rin. Yan. Oo. Kailangan. Count your blessings. Diba? Yung, anyways, do you count your blessings? Oo naman. Alam mo, minsan may point ako na ano eh, na pag naaalala ko yung nakaraan, ganyan, ang swerte ko, parang dati kasi ang tagal kong pinag-pray na sana po magkapera na po kami, sana po may maayos kaming mabahay. Yun ang nangarap ka lang na ganun, tapos ang tagal siya bago nangyari. Pero na-appreciate ko yung tagal, kasi kung hindi matagal, hindi mo i-value eh kung ano yung meron ka ngayon. Generally, yeah. Yes. Kasi mas na-value mo siya. Tapos pag naisip ko, hindi, binabalik-balikan ko siya kung saan ako galing lagi, ano mga nangyari sa akin dati, mga paghihirap ko. Tapos ngayon parang ang sarap sa pakiramdam na, dati kapag gutom kami, nagmumol kami. Alam mo yung para maano yung gutom, nagpapa-aircon, ganyan. Tapos bibili ka ng pagkain na magkakasya lang sa inyo, yung mga siomay-siomay lang. Ngayon nagitinda ko ng siomay, may shop pa. Yung mga gano'n na pang iba na. Diba? Dati hindi ka makakabili ng kaping mamahalin. Ngayon kahit paano nakakapagkape ka. Mga ganun. Kaya ang sarap sa pakiramdam. Diba? Looking back. Ayun. You'll appreciate what you have now. Mm-mm. Diba? More. When you realize that the feeling of not having it. Yan. Parang ganun. Totoo. At saka huwag ka rin makakalimot sa mga nakaraan mo. Oo naman. Dapat, ako lagi ko iniisip yun eh. Yung ganun, mga pinagdaanan ko before. To keep me humble. Ganun. Yung ganun. Oo. Ayun, kaya na-appreciate ko at saka lagi kong kinakount yung blessings. Parang nakaraan lang, di ba? Ngayon, ang dahil magaganda nangyayari. Alam mo yung parang puro ako bakasyon, puro ako pahinga, masasaya yung mga nangyayari ngayon. Deserve mo naman yun dahil... Kasi nung mga nakaraan naman, sobra naman na ang bigat ng nararamdaman ko. Stress. Oo. Kumbaga parang ngayon naman, binabawi. Di ba? Na puro magaan naman sa dibdib yung nararanasan ko. So, ganun lang talaga yung buhay. Minsan mabigat, minsan masaya. Eh, wala. Kaya kung minsan yung akala mo, hindi ka na makakawala dun sa ano, sa eksena ng ganun ang buhay mo na... hirap na ako. Kailan ba ito matatapos yung problema ko? Minsan may ganun tayo na isip natin na matatapos pa kaya to. Pero oo ang sagot. Matatapos at matatapos yun. Diba? Lagi may kapalit na maganda after. Kasi based on my experience, ganun. Akala ko parang hindi ko na alam kung paano ko lulusot dito. Magiging happy pa kaya ko. Ang dami nangyari hindi magaganda. Sunod-sunod. Tapos yung pagdadasal ko noon na parang sana po, i-save po ang lola ko. Sana po, maganda po ang kalabasan. Yung kinakabahan ka, takot na takot ka. Tapos, ang sarap sa pakiramdam na naging maganda. Yung nagkaroon ng milagro, dininig yung prayers mo. Ang sarap. Kaya, ayun. Kaya masaya ako. Ayun, bakit? Wala lang. Nakatingin lang ako sa'yo. Diba? Hay nako. Hay nako. Ako, I agree sa lahat na sinabi mo. Kasi parang galing sa wala eh. Pero ako naniniwala ako na ano na... ano man yung ano, tawag nito, gaano ka man mag-hard work sa buhay kung ang motivation mo may kasamang, ano yun, yung negatibo, meron kang bad motivation sa ano mo. Pwede mo makamit yung mga, pwede mo makamit, pero hindi mo ma-enjoy na sobra. Diba? Limawa, ano ka, gusto mo ng ganitong bagay, tapos ang paraan mo masama, makakaroon ka noon. Bakit? Diba? Pero hindi mo siya ma-enjoy na sobra. Kasi minsan, pag ang pinagpagura mo na galing sa malinis lahat na meron ka, kahit malit lang, kakanampot lang yan eh. Sobrang proud ka dyan eh. Yeah. Diba? Sobrang proud ka dyan eh. Totoo. Ayan. So, maliban sa hard work, samahan nyo ng good intention. Hard work. Ang importante rin yan, Kara. True. Diba? Good intention.
Diba? Anyways, yes. Hello po sa inyo lahat. Sana'y masarap ang mga ulam ninyo kanina. What I mean by masarap is that hindi kailangan mamahalin. Mm-mm. Diba? Pero na-enjoy mong kumain ka tonight. Mm-mm. Oh. Yan. Ayan. Hello sa nanay ko. Baka nakikinig nanay ko. Hello. Apo, tama po yung mga comments ninyo. Bagong gupit po ako. Ayan nga kasi bigla nag-iba eh, no? During break time, nagpagupit po ako. Kaya pala nawawala ka kanina. Sabi ko, saan nagpunta yun? Kami ni Toby, nagpagupit kami. Sabay kayo? Hindi naman sabay, magkasunod. Oo nga, magkasunod. Ano to, parlor? Kaya kung saan nagpunta yun? Ayan doon ako sa ano, kumakain ako ng chocolate. Kasi yung kari yung barbero ko si John, na barbero ko sa salon ko dati, nasa ibang barbershop na siya ngayon. Mm-mm. O, old school barbershop na siya ngayon. Mm-mm. Pero kahit na ganun, pinupuntahan pa rin niya ako para gupitan. Oo. Kahit hindi na niya, kahit hindi ko na siya employed sa salon ko. So nandun na siya. Oo. Oh, yun. Anyway, si Dave ng Tondo, nasa kabilang line. O, sabi mo, Karen. Hello. Hello. Hi, good evening. Yeah, good evening. Yes, may help you. Hi, Dave. Hello, Kinagara. Taga saan? Taga Tondo ka, no? Yes, po. Taga Tondo. Oh, si Papa Jackson, taga Tondo din. Saan ka sa Tondo? Saan ka, Dave? Moriones. Ah, Moriones. Malapit ka sa best friends? Medyo. Sa Michelle. Sa Michelle. Masitalo po. Ah, Perla. Malapit ka. Mas lumapit pa po kayo. Perla A, Perla B. Malapit sa Quezon. Ah, Quezon. Eskwelahan? Ah, eskwelahan po. Hindi, Perla A, kuya ko eh. Kabisado mo ba ang buong Tondo? Hindi naman. Pero tambay lang ako dyan. Saka nagpupunta. Kailan lang nandyan ako eh. Dahil nandyan. Nasa ano pa, yung mga kamag-anak ko sa Coral pa. Oh. Coral, pero pag binasa mo yung signage, Coral yun eh. Coral. Pero pag taga-Tondo ka, ang basa mo doon, Coral. Yung Kara, meron lugar sa Tondo na ang pangalan Velasquez. Pero pag taga-Tondo ka, hindi Velasquez ang basa mo. Velasquez. Tama, di ba? Pag taga-Tondo ka sa lugar na yun, ang tawag ng tao, Velasquez. Pero pag bago ka, Velasquez. Nung college ka ba, madalas ka na din sa Tondo? Amarlanghage. Tambay ako dyan. Amarlanghage sa Maytinyo. Diba, Pandaypira. Kasi masaya talaga dyan sa Tondo, diba? Alas stress na may tao pa sa kalsada. Oo, naalala. Pwede kang kausap. Oo. Naalala ko, share ko lang. Naalala ko kasi ang unang trabaho ko ay banda dyan sa Tondo. Nagpe-perform kami sa Tondo. At talaga, saan doon? Kaya tinatanong kita ko nung college ka, everywhere in Tondo. Ah, talaga? Doon kami lagi nagpa-practice ng banda. Doon kami nag... Basta marami, oo. So, mga kabanda ko, lahat taga Tondo. So, madalas ako maglakad-lakad dyan sa Tondo. Ah, talaga? Pag may fiesta rin, ang saya dyan, di ba? Oh. Nagpe-perform din kami. Yun. Tama ba, Dave? Pero kumusta na ba ngayon dyan sa Tondo? Ano naman po, maingay pa rin naman po kahit paano, may mga tao pa rin naman po. Pag gabi na, hindi na mawala ng tao sa kalsada. ikaw, kumusta ka naman? Okay naman po. Okay naman po. May problema nga lang po pagdating sa love life. Ayon. Kaya pala alanganin yung pagka-okay naman po. so may love life ka, no? Apo. Ilang years na kayo ng love life mo? Mag-go 1 year na po kami this June 6. This coming June 6 po. Apo. So, bago lang din pala, no? Apo, currently 10 months po kami na magka-relasyon. Okay. Taga saan siya? LDR po kami. Taga Baguio po siya. Oh, Baguio. Galing kami dyan. Kahapon ba tayo galing? O isang araw? Maghapon ng Sunday. Nung Sunday, andyan kami. Sa Baguio. So, taga Baguio siya. Apa, taga Baguio po yung relasyon ko. Tapos? Actually po, bisexual po ako. So, yung relasyon ko po sa Baguio is lalaki po. Okay. Apo, and... Ayun po, nagkakilala po kami sa meeting up. Ayun po. And since then po, there na rin naman po yung relasyon namin. And nakikita po ka naman kami minsan dumadalaw po ako sa Baguio. Mm-hmm. And one time po, dumalaw din po siya sa Manila para makasama ako tap. And malibot ko siya dito sa Manila. Dapat nakikita kayo sa bandang Dagupan eh, para okay, organeta. Oo.
order ito Dagupan. Yan yung halfway ninyo. Eh, di ba bababa siya ng Dagupan, pupunta kang Dagupan. Halfway yan eh. Halfway, no. Halfway nga. Mm-hmm. Okay. And yung problem, I mean, isang problem ko lang po kasi is, ngayon po kasi wala siya or hindi siya nagpaparamdam sa akin. Mm-hmm. It's been a week na po. Gano'ng katagal na kayo? 10 months na po kami. Naging kayo ba online bago nagkita o nagkita bago naging kayo? Naging kami po online. Tapos nung nagkita po kami mga around 6 months na po ata kami nun. Mm. Bago kami nagkita personally. And okay lang naman po, nag-vibe naman hindi, po. Hindi, hindi okay yan. Tigilan niyo ako. Huwag mong kondisyonin yung utak ko. Hindi okay yan. Matapos, okay. Ayun po. Tapos ngayon, ngayon nga po, ito yung current situation ko. Naiwan ako mag-isa and anyone or should I say nag-ask siya ng time away sa akin ngayon. Bakit daw? This happened 1 week ago, di ba? Opo. Bakit daw? Tapos yung ano na po yun, yung time na yun, yung night na yun, nag-ano po kasi ako sa kanya. Napagawain po na, may pinagawain po kami noon and the thing about nung away na yun is kasi yung kinahaponan nun. Wait lang muna. Tawag nyo na. Mm-hmm. Dave? Yes po. Ate tense ka. Minom ka muna ng tubig. Nahihirapan ako sa'yo. May tubig yan. Tsaka naka-headset ka na. Apo, naka-headset. Huwag ka mag-headset. Mag-handheld lang tayo. Sige po. Mm-hmm. Wait lang po. Dave? Ito po. Okay na? Yeah, I'm better. Okay na po ba? A game. Ayun po, kinagabihan po nung bago ako nag-aaway, nangako po kasi sa akin na maglalaro kami ng laro na gusto kong laruin, which is yung ML. And then, hindi ko naman pinipili po sa kanya and okay lang naman po sa akin kung hindi or what. Kasi kadalasan na nagiging bonding naman si LDR po. Teka lang, hindi ko narinig ano yun. Sige na, mag-headset ka na lang ulit. Mas malinaw yung kanina. Mas malinaw po kanina. Oo. Pakailan meron kasi ako, kare. Kaya nga eh, pinaan mo po eh. Wawa, gumatong ka rin. Charot lang. Yan. So, nung gabing yun, yung gabing yun na naging mitya ng pag, ng 10 araw din yung pag-uusap, may usama kayo maglalaro ng ML? Apo. Okay. Uh-huh. Siya po yung siya po yung nagsabi na laro tayo bukas, sabi niya po, without, hindi ko naman po siya pinipilit kung So, ako naman po, sure ka? Kasi, nakarating na po kasi kami doon sa pinakamataas na rank, which is yung Mythic sa ML po kasi yun po yung pinakamataas na rank. So, kadalasan po kapag ganun na, siya po parang bumababa na yung hiling niya doon kasi na niya na rin po, na-achieve na niya yung pinakamataas na rank eh. Apo. So, ayun po yung nangyari. Sabi ko, sure ka? Sabi ko, sabi niya, sige lang. Then, nung night na yun, pura nangyari yung pagkakaintindihan, free na po kami nun. Free na po kami yung gagawin yun. So, nag-ask po ako. Eh, siya po yung nag-ask na kayo kung ano yung gagawin namin, which is, medyo ano na po kasi, siya na nga po yung nangako sa akin nung gabi na mag-ML, pero sinabi ko sa kanya na, ikaw ba, ano ba yung gusto mo? Sinabi niya kasi na tinatamad na siya. So, ako naman, okay lang naman sa akin po na kung tatamad na siya or nagbago na ng plano. Pero, ayun po. Tapos, sabi ko, ikaw, ano gusto mo? Parang ulit-ulit po kami ng ganun na hanggang sa wala po kaming nakukuwang idea kung anong gagawin. Hanggang sinabi ko na, kung gusto mo na dito, kung ako yung tuturuan mo, gusto ko din sana manood. Pero, for sure naman, kasi tatanggihan mo din ako. Kasi, siya po kasi hindi siya masyadong mahilig din manood. And, that time, pumitikit-pikit na po kasi siya. So, kasi kadalasan po kasi ayun po yung way niya to escape the situation or the argument po namin.
it's okay lang namin naman po sana kung sabihin niya, sana na matutulog na lang muna kami. Okay lang naman po sa akin yun. So, in-assume mo yung sabihin, yung magiging decision niya, tama ba? Opo. In-assume mo, di ba? Uh-huh. Okay, tuloy tapos. Uh-huh. In-assume ko po na sa, nagiging mag-i-amerika kami, pero ayun nga po. Hindi. In-assume mo, di ba, na sure kang natanggihan mo naman ako. Di ba ikaw nagsabi? Sinabi mo yun? Apo. In-assume mo yun, di ba? Hindi niya tinanggihan, in-assume mo, tsaka kanya tinanggihan. Tama ba ako? Apo. Okay, good. Apo. Okay, tuloy mo. Ayun nga po, nasabi ko rin po kasi yun, over-frustrate na ako. Tapos, ayun po, pinipikit-pikit niya na hindi po yung ano niya. But bigla na po siya pumikit. So I think na parang kung gusto niya naman matulog, kausapin niya na lang muna ako. Parang pakalmayin niya lang ako or kahit lambingin na kahit papano na hindi matutuloy yung mga plano na napangako ko sa'yo. Kahit ganun, okay lang naman. Kaso, ayun, pinikit niya na lang hanggang sa parang nare-realize ko na laging ganun kasi minsan po yung na anong situation namin na parang once na may hindi kinapitan po ako sa kanya, may sinabi po siyang promises na tuwan-tuwa, masaya siya. Tapos kapag the other day, kapag tinamad siya or hindi na yun yung trip niya, parang kapag nalungkot ako, wala. Walang mga huwag kang umiyak. Hindi maganda. Huwag kang umiyak. Wala pang drama. Huwag kang umiyak. Magkwento ka lang. Apa. Hindi, ano. Ayun po, parang wala naman po nangyari. Tapos, hanggang sa yun po. So natulog na lang din po ako nun, and then nagising po ako mga around midnight. And then dun sa laro niya, which is yung first-person shooting game sa PC, dun nakita ko po siya na naka-online na. And then nag-chat po ako, sabi ko, ba't di ka nag-chat sa akin, nagising ka na pala. Ito, ganyan. Hanggang sa nagsabi siya na, nag-chat na lang po siya sa akin na, baka hindi na siya yung ano, hindi na po siya yung ginusto ko noon before na nalalambing siya o ganito. Nalalambing ako ganito dati na hindi, na nag-grown siya into something na outside my preference na. And then sinasabi niya, parang pinupush away niya po ako na baka may iba pa na dyan na mas matutugunan yung mga needs mo ko or yung mga gusto mo makuha sa akin na hindi ko nga nabibigay. Kinagano niya po. And then, hanggang sa moment, point na nagsabi na po siya na let's break up. Kasi, ngayon po, na siguro mas the best po sa amin yun. But sa amin dalawa yung mag-break na lang. Tama. So, sinabi ko. Tama na naman. Dapat mag-break talaga kayo. Sinabi ko po sa kanya na kahit pa paan, ay sabi ko na elit na lang sa akin kahit sa video call. Kahit pa paan, okay lang yan na basta makita ko lang na sincere ka, okay na ako doon. Pero hindi sincere ako sa pakikipag-break, ganun? Opo, kahit pakita niya lang po sa kahit, kasi po ang nag-pag-break po siya through chat, pero sa akin po kasi parang hindi okay yan. Bakit? Hindi ba pwede mag-break kayo sa chat? kasi po kasi... May arti mo, naging kayo nga ng chat eh. Kadalasan po kasi kapag gano'n minsan. Hindi, yan sasabi ko sa inyo eh. Doon kasi nag-start kayo ng chat eh. Nag-i-love nga kayo ng chat eh. Limang buwan nga kayo nag-chat eh. Lapit-lapit ng Baguio, di ka nagpunta eh. Ngayon, gusto mo ng breakup na ano? Phone call? Yeah. Feeling ko umaasa pa kahit paano si Dave na baka... dala lang ng hinanakit, galit o kung ano man yung pag-chat. Baka iniisip niya, hindi nga naman totoo yung breakup. Baka masosolve pa niya. Kaya siguro gusto niya makita. Makita o makausap po. Yung mukha mismo. Eh, tama na yan, mag-iwalay kayo. Yan mo ha. Ito Dave ha. Masakit ngayon sa'yo to, tama? Apo. Kasi you're in the middle of it. You're in the midst of everything that's happening right now. Losing him, di ba? You thought there's something that will come out of it na something better than, you know, other relationship na nagkaroon ka siguro. Diba? Siguro, kahit pa paano, kahit online mo nakilala, iba siya. May mga ganun ka moment. Tama? Yes po. Oo. Ano ka pala work mo? Work ko po? Oo. Group po ko sa isang marketing na about sa mga course po.
About sa mga? Sa cars. Cars. Ah, cars. Sa cars. Talaga? Totoo ba na ano? Walang automatic yung ano, Suzuki Espresso? Yes po, wala pong automatic. Manual lang, no? Pero manual po, ito. May iba lang yung topic, nasa interest mo. Yeah po. But anyways, ganito ha. Yes po. Anong iniwala ko na hopeful ka dito, tama? Yes po, sobra. But day one pa lang, alam mo that this actually might happen. Bakit? Diba? Una-una, kita nyo ha. Alam mo, karang importante sa akin yung proximity kung kailan kayo nagkita after kayo nagkasagutan eh. It took you 5 months to realize that you wanna see the person na ginawa mo 5 months ago? Ano yun? Ano yun? Ha? Yung ano po kasi is, sinabi po niya and always, ayun lang po yung available. You should have known better, Dave. It took you, the two of you, hindi lang siya, ikaw, tsaka siya. The two of you took 5 months, di ba? Para i-meet up yung taong ginawa mong 5 months ago. Ano yun? Puro kasi kailan, diyan online eh. Tignan mo, now, ito, iniiyak mo ngayon. Yes po. Nakipag-break, anong hinihiling mo? Video call man lang, tama? Because you wanna see if he's sincere, tama? Ah, bakit mo didemand yan? Naging kayo nga online eh. Diba? You go out the way you came in. Problema dito. Hindi ko ano, Dave, don't get me wrong. Hindi ko ini-invalidate, alright? Yung nararamdaman mo, I'm sure it's painful. Tama mali? Tama po. But, itong pinagdadaanan mo ngayon, these are the possible risks na umpisa pa lang, alam mo na pa pwede mangyari. Diba? Yes po. Okay, pag-usapan natin. Ano ba ang meron sa relasyon ninyo? Ano ba meron? In the past 10 month, 5th month, nakita kayo. Yes po. Tama? Yes, mula po. Nung 5th month hanggang 10th month ninyo, ilang beses kayo nakita? Tatlo po. Tatlo? 3 times? Yes po. Malapit lang Baguio. Tama. Gusto mo maniwala tayo lahat dito na yan ang pag-ibig? Hindi kang babarko, brad, ha? Taga-tundo ka. Yes po. Oo, isang sakay lang sa'yo ang kubaw. May sakayan doon. Isang sakay lang sa'yo, nasa monumento ka, pwede kang mag-abang ng bus sa Cloverleaf. Tama, mali? Sa kubaw po ako. Tama, di ba? Oo. Nasa Baguio siya, brad. Malapit lang ang Victor Liner doon. Tama, mali? Tama po. Oo. Hindi ka ba, I'm sure you're in pain right now, pero pasalamat ka, maghihiwalay kayo. Ano ang point ng relasyon na yan? Wala naman eh. Again, I'm not invalidating yung relasyon niyang dalawa. I'm sure it's painful. Pero sabi mo nga sa akin, ano ba ang, ano, kasi naniniwala ko ng relasyon, may kultura, may purpose yan. May direction, may pupuntahan. Anong pupuntahan yan? Feeling ko, pakiramdam ko lang sa kwento mo, Dave. Yes po. Doon naman kayo papunta naturally. It will just die down a natural death. Alam mo yan? It's just going to die down a natural death. And it did. Alam mo kung ano nakakapikon? Yes po. Anong pinaghiwalayan nyo? Dahil hindi kayo nakapaglaro ng ML? Ikaw na magsabi sa akin. Kaya kang iwanan ng jawa mo, dahil in-assume mo yung thought niya, napikon siya, naglaro siya, tama, nang hindi ka niyaya. O, tapos lumabas yung nararamdaman niya, baka hindi akong tao minahal mo, ayoko na keme, o. Masakit kayo ito, pero balang araw, kung mabusit kang iniyakan mo yan. True. Totoo! Kung may pagkukulang siya sa inyong dalawa, Dave, you are just as insincere as him. Ikaw mismo. You are just as insincere as the guy. Iyak mo lang. Huwag ka magalala. Ba't mo pa pa tinawagan? Gusto mo masave? Ganun? Kasi po, noong recent po, nag-chat po sa kanya.
both. Sabi ko na, if you want to end it na talaga, sabi mo na lang sa akin. Sabi ko, that would be my last paper. Sabi ko, okay lang naman sa akin kung sa tingin mo, yun talaga yung best sa atin. Then, sinabi niya na, he doesn't want to talk about a relationship. If kakatatawangin ko to kung kailan, he doesn't know. And then sabi niya, can you come over here before election? Sabi niya? Ayun po yung sinabi niya. And then, ayun po. Wait lang ha. Let's get the entire context of everything. Para maging malinaw sa akin ha. Apa. Were you asking him na pupunta ka doon at siya nagsabi na before election? O siya nag-volunteer? No. Siya po yung nagsabi sa akin. Oh, ba't ka pupunta ng Baguio doon? Ano meron? Ayun nga po yung inano ko po na bakit by coming over, sinabi ko po na papunta ko dyan. And then, sabi niya, yes. Sabi niya na, ewan ko po kung ano yung minimin niya. Siguro, is it the closure? Makikita kami? Or, pwede pa maayos? Or gusto niya pa maayos? Kasi hanggang ngayon, yung naging chats lang namin is yung about din sa pagpunta sa V6. Punta ka doon, makapag-break ka na. I'm planning to go there. Opa. Oh, makapag-break ka na. Bumili ka sa yote, mura doon. Broccoli. Kaka cauliflower. Kalistambo din, yung mga binili ni Kara. Anong binili mo? Broccoli, cauliflower, sayote, carrots. Strawberry. Kalistambo, hindi mo bili strawberry. Ano, pang ulam, oh. Pang nanay yung binili ni Kara, kalistambo. Gulay. Pang chop suey, bell pepper, mga ganun. Oh. Ito, bidiretsyang ito, di ba na? Apo. Sige po. I hate it when people just try to maintain a relationship just for the sake of having one. Aww. You have to be in a relationship for the right reason. Because not even to be loved by someone is the right reason, Kare. Why ba't na-jowa ka to be loved by someone? That's a very selfish thing to, ano? True. Di ba? You be in a relationship because you want to extend the love inside you to someone. It's not you asking for love from someone. It's the other way around. Yun na nga lang eh. Nakakapikon na. Ikaw pa kaya? You're trying to maintain a relationship for what? Just to have a relationship? Just to have validation from someone you've met online? That you decided to meet up after 5 months of being together? Baguio lang yun. Lapit-lapit yan. Malapit lang ang Baguio. Di ba? In the past 10 months, you've met up like 3 times? Baguio lang to, pare ko. May work naman kayo parehas. You've gone to Baguio 3 times, tama? Ano po siya? I student po siya. And then nag-stop po siya for this year po. So, taas ang naging income niya lang po is taxi. Kaya nakapunta po siya dito sa Manila. And then ako po yung pupunta sa kanya. Following... Alam nyo, ano po? Ganito ano. Yes. Falling in love isn't just emotion. At some point, you have to consider logistics. Alam niyo, huwag niyo sabihin sa akin yan kasi day one pala, naglalandian pala kayo, alam niyo taga-Baguio siya eh. Naglalandian pala kayo, alam niyo taga-Maynila ka. At panaging kayo, alam niyo kailangan niya magkita. It took you 5 months. He broke up with you over what? ML? Over what, a video game? I'm not saying it's unimportant. I'm sure it's important to a lot of people. But he broke up with you for what? Because of a video game? Sabi mo ka sa akin, Dave. Halimbawa, Dave, hindi niya maayos to. 5 months pa na. Pag binalik ka mo to, mabibusit ka sarili mo. Sabi na ako dun, ha? Fairness, gaganon ka. Now, if you're going to ask, ako personally, tanayin mo ako, Papa Jackson, pupunta ba ako ng Baguio? Pupunta ka. If it would mean closure to you, go ahead. Diba? Pero kung pwedeng hindi, wag na. Alam mo, nakakaloko sa panahon yung Kara. It's just easy to be in a relationship nowadays. Diba? Kasi ang daling mag-commit ng panahon ngayon eh, nang walang emosyon. Mm-hmm. Iko-commit ko ng sarili ko, tapos tayo ko lang, mamahalin ko yung tao. May ganun eh. Ang pangit pag ganun. Nawala sa atin yung proseso na kikilalanin ko yung tao, then I commit myself. Diba? Kung talagang okay. Pero kilalanin ko, hindi. Ito nga, hindi pa nakikita. Commit na. Lapit-lapit ang Baguio eh.
Ang naniniwala ko, the first meeting before you say I love you to someone, it's always magical. Ano yung walang nireserve yun, di ba? Oh, sagutin kita pag nagkita tayo in person. Hindi. The worst part of all is that it took you 5 months to even meet up. If you're going to ask me, do I go to ano, Abajasan? Do I go to Baguio? Well, go. You wanna waste your money? Go. Makipag-break. Tawag nito, ang tawag nito, closure. If you can afford the closure that you think you might need, go ahead. Pumunta ka doon. Diba? Pwede naman. Pero, alam mo Dave, hearing your story, I think it's best for you na maghiwalay kayo. Bilang kaibigan mo ha? Yes po. Oh, sa tao lang. He broke up with you over a video game. Ibig sabihin hindi malalim. Kahit naman si Dave, hindi ganun kalalim pagmamahal niya eh. Kahit si Dave. Maliwanag naman niya, alam mo naman yan Dave eh. Hindi ganun kalalim pagmamahal mo sa kanya eh. May pasok ka ba ng Sabado? Wala po. Noong Linggo, may pasok ka? Wala po. Di ba kung mahal na mahal mo yan, nagpunta ka na ng Baguio kasi 10 araw na nag-uusap eh. Isang bus lang yan, hindi ka nagpunta, hindi ka nung kalalim. Tama ba ako mali? Nung ano po, nung time na po na sana pupuntahan ko siya para makita siya, ganun. Siyempre sa akin. Then lang din naman po siya nag-chat na can you come over? Ayun po. So, nagkaroon naman po na expression. You are in a relationship. If you really wanted to meet the guy or have a certain kind of closure, 10 days. Di ba? 10th day to day. Tama mali? Ano po? A week lang po ngayon. Oh, it doesn't matter. Pakipag-break siya 7 days ago. On the 5th day of being, di ba, broken apart, di saan nagpunta ka ng Sabado? Ano lang ba ang Baguio? 5 hours? Nakapagbali nga kami ng gandang araw dyan ng weekend eh. Sana sumabay ka sa amin. Di ba? Ganun din. Kulang ka rin ng effort. Kulang din siya. Bata pa. Kaya mo na. Di ba? Alam mo, pag nag-commit ka sa isang tao, di ba? Online, chat, text, di ba? At the same time, Dave, you put yourself in a position not to demand, di ba, a better kind of exit. Oh, benrek ka niya, chat lang. That's how you came in eh. But if you can afford to go there at makipag-closure sa kanya, so be it. Kara, mas masasabihin? Yan nga, hindi malalim yung pagmamahal, kaya madaling mawala at saka madaling magdesisyon. Kasi kung malalim ang pagmamahal, pag-uusapan pa yan, kumbaga anong gusto mong mangyari, anong pwede nating ayusin, kumbaga may ganun pa eh. Pero pag nag-decide ka agad-agad na ganun, well, dahil sabi mo nga, nag-start din kasi sila sa ganun paraan, kaya ganun paraan ka rin niya binrake, di ba? Kaya ano pang aasahan mo? Nag-hope lang po talaga. Pin-hopeful dito sa relasyon na to. Ano na? Naging hopeful po ako dito sa relasyon. Eh, syempre, ganun naman talaga dapat, kahit diba? Kahit relasyon, hopeful maging hopeful ka talaga oh. Dapat. Na, kahit paano, hindi siya magagawa ng ganun decision. Somehow, we're gonna talk. I don't wanna hear your hypocrisy. Tigilan mo ko sa kipokratahan, mga huwag kang magsalita na parang siya may pagkukulang lang sa relasyon na to. Ikaw din. Kaya may trabaho, hindi mo three times lang ang nagkita? In 10 months? Pero matagal din naman po yung duration. Pero ayun nga po. Matagal. Nandun ako sa kanila. Ako naniniwala ako, Dave, na kung talagang, if you're in a relationship for the right reasons, you could have done better as a performance mo bilang jowa. Ako naniniwala ko, you could have done better.
Di ba? With the way you want, you love someone, maybe you deserve a better love story. Punta ka ng Baguio. Makipag-break ka ng tuluyan. Kung feeling mo may kulang pa, di ba? Kasi di ba, nung una gusto mo video call para lang ma-ano ka? Masatisfy po. Oo, masatisfy. Yeah. Tama. Kung talagang kulang pa rin at kailangan mong masatisfy, punta ka ng ano, Baguio. Tama. Para kung masasaktan ka man, at least alam mo, ay, ito na talaga eh. Tapos na. Hindi na talaga pwede. Nabalitaan mo kami pagka okay na, pag better na. Yes po. Salamat po. Pachang. Oh. Son. Son. Pero we wish you well. Sana maging okay ka. Okay, parang sad na sad ka talaga. Dave, may panawagan ako sa'yo, ha? You are young. You are 23 years old. Oo, tama. May papakausap ako sa'yo, ha? Because you are in a generation that's very unique nowadays, eh. Yung generasyon mo, very unique eh. May pag-usap ako sa'yo sa mga kahinerasyon mo. Ha? Taasan nyo naman ang kriteriya nyo sa kadad. Ano? Standards sa pag-ibig. Taasan nyo naman. Ha? Yes po. Oo, taasan nyo naman. Huwag naman ganito. Diba? Do better. Diba? Eh, lumulungkot ang mundo. Ganyan kayo. Eh. Ginagawa niyo yung laro ang pag-ibig. Eh. Ginagawa niyo yung joke time eh. You deserve better. Just do better next time. Copy po. Copy. Kaya malungkot. Na po. Saan ba siya sa Baguio, Green Valley? Sa ano po. Manapit lang din po sa Session Road sa Brooks Point. Ah, Brooks Point! Oh, nakita ko yung kratula niyan eh. May mga to Brooks Point kaya may ganun. Sayang. Masarap pa naman ang pipino sa Baguio. Saka na masyal nagpunta ka doon? Session Road. Sa ano po, Igorot Stone Park. Yung bago pong bukas na hindi kami nakapunta ng gandang araw. Oo, alam mo, na-search ko din yan. Search ko din yan. Yung nga pinadala ko sa'yo eh. Ah, talaga ba? Pinadala ko sa'yo. Yung bago lang yun, di ba? Oo, oh, bago. Bago oh. Lang pong bukas yan. Sa Bamboo Park. May sa Bamboo po. Sa simbahan po ata. Sa likod na simbahan may mga bambus. Meron din naman sa likod bakit na yung bamboo. Pero maganda sa Baguio. Nagpunta kayo ng Mines View. Yes po. Tapos si Karan, iyaya ko. Ayaw eh. Eh kasi lahat nakakarating na doon. Feeling ko napuntahan niyo na ex mo. Ayun na naman. Meron din po sa grotto po. Lourdes. Maganda din po doon sa grotto po. Ah, malapit yung ano, yung Lourdes Grotto sa dati nating istasyon doon. As in, katapatan niya. Nakapunta ka na doon, Kara? Saan? Lourdes Grotto. Ay, sa Mines View. Para, hindi ko na maalala eh. Masama mo? Right Park po, ganun. Burnham. Sige, wait lang. Hindi ako sure kung nakapunta na ako doon. Parang napuntahan ko Burnham Park. Ah, dati? Oo. Masama mo? Si Lloyd. Sino pa? Ano pinagsasabi mo dyan? Si Francis. Wala pa ako nakasama sa Baguio na ano. Ilam mo ko. Sa'yo na, ano pala, na friend. Ikaw pa lang yung nasama ko as a friend. Na, kumain kayo sa ano, Dave. Di ba Right Park katapat ng Volantes? Yes po. Sa Volantes po. Oh, masarap yun. Masarap pizza doon. Tambayan kasi dati ng bago mag-pandemic. Yan yung 24 hours. Sino kasama? Oh, si Richard. Joke lang, ano ka ba? Tumutugtog sa Paris Point. After ng Paris Point, Volantes kakain bago bumaba ng Maynila. Mm.
Ang pinakamalapit po kasi sa kanila is Burnham Session, kaya kadalasan nandun din po kami. Nag-okay-okay ba kayo sa Burnham? Ano po? Nag-okay-okay sa Burnham? Okay-okay? Sa Burnham? Ano po yun? Night market, ano meron doon. May night market ano sa Burnham. Night market po. Meron po. Nag-night market kayo? Yes po. Opo. Nag-wet market po kami. Ah, talaga. Ano ka? Wet market? Night market? Hindi wet market? Wet market? Night po. Night market. Ito talaga. Opo. Ano naririnig mo ah? Bakit ang wet market? Di ba? Pantindahan ng mga ano? Pang isda. Ah, nga. Ano ba sabi ko? Yan ba yung binigay mo sa night market, Kara? Oo, ito. Oh, yan. Okay-okay lang yun, no? Alam mo magkano to? 50 pesos. 50 pesos lang to. Ang ganda po doon, mamamura ng mga itamin. Oo nga eh. Yan mo ba nga mo next time bumalik ka ng Baguio, iba na kasama mo? Oo, di ba? Parang si Kara, iba na kasama mo. Ano ba yan? Pwede po, pwede. Pero ako naniniwala ako, ano, Dave, that you deserve a better love story. Oh, the two of you, kahit siya. Diba? Oh, the two of you. Ay, sinang pasensya sa bawat isa eh. Ang bilis eh. Ang bilis lang, imagine. Breaker dahil sa laro. Diba? At saka bata ka pa, you'll encounter more of painful stories. Maraming ka bang may encounter na pwede makapanakit sa'yo. And you're going to learn from all of this. Yes. Oh. Oh. But again, if you want na ano closure, kaya afford mo naman ko. Okay, I'm all for that. Closure. Thank you po, Papa Jackson. Thank you din po, Kanta Sara. Magkama mo lang, mukha tayo bine-bedroom voice dito. Ako na kanta pa siya. Ano mensahe mo sa kanya? Ash. Ano ang pangalan? Ash. Hash? Ash po. Ash. Ash. So, game. Ash. Ash. If nakikinig naman, thank you sa mahawa na ay magandang pinagsamahan din naman natin kahit 10 months na yan. Though ang pangit ng pag-i-end sa simpleng bagay, hindi natin na-survive. I tried talking you out of it pero it seems like 98 ka naman and I'm all for that kung sa tagal mo naman ay makakabuti sa atin. And right now, decide lang din ako na, sige, punta ko dyan sa Baguio to have this closure. Para natin sa sarili ko, para somehow, masabi ko na sarili ko na, ayun na, ayun na yung dulo. Wala na doon kasi dito na. For us to, I mean, move on, start mag move on, and somehow, find a better relationship sa susunod. I'm hoping na makilala mo rin yung taong sok sa'yo. Taong sok din sa akin. Ano daw? Taong sok sa akin yan? Swak po. Ah, swak din sa akin. Swak. Ang pagkakadid ko, taong sok sa akin. Ano yun? Okay, sorry sa akin. Okay. Sakpo, enough sa'yo. Enough din sa akin. Hindi ko lang, hindi sobra. Tama lang. Ayun, wishing you all the best. And I hope na doon sa mga memories or mga napagdaanan natin, somehow there's na may lesson din. Para sa ating dalawa. Thank you. Thank you sa pagpaparanan sa ano, mahalin ni isang tulad mo and sincere. Ikaw yung una ko naging boyfriend. Ha? Huh? Ano daw? Siya po yung naging una kong boyfriend. Ah, okay. Opo. And yun. Wishing you good lang sa lahat, sa career mo and sa tatakin mo. And goodbye. It's...
to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. Someday I might find myself looking in your eyes. Now that we're living separate lives. Ang galing. Ayun. Hindi ko alam yan. Ba't mo alam? Hindi ko alam yung song na yan. Nagka-girlfriend ka rin ba, Dave? Yes po, nagka-girlfriend po ako. 5 years kami, ex ko. Oh. You're going to, ano, encounter more heartaches. That's going to make you a tougher person. Ako, alam mo, karo sinilago siya sabi to. Diba? The toughest weapon is always forged in fire. Diba? And right now, you're going through fire. Diba? Lahat. Even in medieval times, yung mga dumaan sa mas mainit na apoy, na armas, mas matibay na armas. Tama. Dumadaan ka ngayon dyan. Hindi po kaka-jackson. Tigilan mo na yung kaka-jawa-jawa online, ha? I have nothing against mga... Okay lang, makipag-friends. Pero i-reserve ko. Pwede naman makita. I-reserve nyo naman yung first moment of saying I love you ng personal. Hindi yung ginagawa nyo online. Kasi mukha nyo, gino-joke tayo mga pag-ibig eh. Diba? Huwag nyo i-degrade. Diba? Yung standards ng pag-ibig. Ha? Noted po. Sa payaksan. Taloy ko ito sa puwet eh. Sige. Salamat sa pagtawag. Thank Salamat you. Salamat po, Kaya Kasama. Gandang hara. Dave, ayan. Okay po. Dave, bye-bye, ah. Bye-bye po. Apo. Hi. Hi. Malungkot din, kaya lang. Nalulungkot ako sa mga ganyan. Sa? Baguio lang naman, eh. Diba? Sayang kasi, eh. Yung unang moment nyo na magsabi ng nararoon niya sa bawat isa, pag na-waste mo yung moment na yan, hindi mo naman pwede i-replace yun. Correct. The first time that you're going to mean the